Posibleng bumaba ang singil sa kuryente ngayong pong Oktubre ng mga taga-Luzon at Mindanao. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, bababa ang singil sa ancillary service o reserbang kuryente ngayong pong buwan. Bahagi ito ng transmission charge na 10% ng binabayarang bill sa kuryente. Sa Luzon ay 9 centavos kada kilowatt hour ang inaasahang bawas sa transmission charge, habang 2 centavos kada kilowatt hour naman sa Mindanao. Pero sa Visayas, may nakikita hong taas singil sa transmission charge na 29 centavos kada kilowatt hour. Ayon sa NGCP, pass-through charges ito at hindi sa kanila mapupunta. Update tayo sa pagkakaaresto sa itinuturong Big Boss umano ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Kausapin natin si PAOCA Executive Director Gilbert Cruz. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Rafi, at sa mga nanonood po at nakikinig ng programa natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Opo, sabi po nung naarestong si Liu Dong, you arrested the wrong guy. Paano nyo po natitiyak na siya nga yung leader ng Lucky South 99 na Pogo Hub sa Porac, Pampanga? Marami naman tayong may mga witnesses tayo na nagsasabing siya talaga siya. Yung Liu Dong kasi, alias niya lang naman yan eh. Mm-hmm. Ang alam nga namin, gumamit siya ng passport, tapos binaklas nila yung picture ng passport na yon, yung Chinese passport. But sa totoo niyang passport, nalaman namin talaga na siya si Lin Zunhan. Siya ay pinanganak noong July 4, 1991. Ayan yun sa Chinese passport niya. Kasi marami rin siyang ginagamit na aliases like Boss Boga, siya rin yung tinatawag na si Hau Hau, siya yung tinatawag na si Pahaw. Marami siyang alias na ginagamit. So obviously, sasabihin niya talaga na hindi siya yung nahuli at mali yung taong nakuha namin. But mm-hmm. Kung mapapansin mo dito, Rafi, siya ay napapaligiran ng siyam na Pilipino at tatlo rito nakuna natin ng baril na mm-hmm. nagsisilbing mga bodyguards niya. At the rest, yung dalawa doon, driver. At tapos may mga kasama pa siyang mga Chinese nationals din. Bali, 12 kasi yung nahuli natin. Pero karamihan sa kanila, walang mga dokumento. At nakakatuwa dahil nagulat din kami sa mga parang ready kasi siya sa pang-araw-araw niyang ginagawa. Kasi mm-hmm. naka-bulletproof car ito, Rafi, Yung bulletproof cars niya, vehicles niya na ginagamit, isang Escalade na talagang napakamahal na sasakyan nito, tapos pinabulletproof mo pa. Tapos so sa inyo pong intelligence report, meron ho bang balak siyang umalis ng bansa? Sa pag-alis, wala kaming namomonitor. Mm-hmm. But yung pagtalon-talon niya sa iba-ibang lugar, para magtago, yun ang nakita namin. Kasi hindi nga namin ito inabutan nung ni-raid natin yung Porac Pogo Hub. Hindi namin inabutan ito. So mm-hmm. Simula noon talaga pinagtrabaho namin kasi gusto nga natin makuha itong boss ng mga Pogo na ito. Opo. Established na po ba kung may kaugnayan itong si Liu Dong at ang 20 iba pa kina Alice Go at sa iba pang sangkot sa illegal Pogo operation sa Pambantarlac? Ang sigurado tayo dito, yung pangalan niya umaapir talaga doon sa Porac Pogo Hub. Mm-hmm. At alam naman natin na yung Porac Pogo Hub may kaugnayan yan sa dito sa Banban Pogo Hub naman may kaugnayan siya doon. Okay. Sa ngayon po ba meron ng request mula sa camera para siya ipadaluhin doon sa mga pagdinig tungkol sa Pogo? May natanggap na po ba kayo? Wala pa naman kasi kagabi lang namin nakuha ito tsaka kaninang maga lang namin pinaprocess ito. Kasama pala namin dito, Rafi, yung team AFP mm-hmm. Sa trabahong ito. Kasama natin sila during that 8 months of extensive surveillance. Kasama namin dyan yung team AFP. And of course, yung Bureau of Immigration, kasama namin dito sa... Dahil ito ay isang implementation ng isang mission order na pirmado ni Commissioner Joel Biado. Opo. Paano po makakatulong yung pagkakaresto kay Liu Dong para mahanap yung iba pang... sangkot sa Lucky South 99 Pogo, pati na rin doon sa iba pang illegal na Pogo? At titignan natin kung meron siyang maganda. Yusek? Guy.
At siguro titingnan pa rin natin yung mga documents na makuha mga impormasyon. At titingnan natin yung mga documents na ma-examine natin. Baka may makuha pa tayong impormasyon doon sa mga dokumento na yun. Okay, medyo nasira lang po yung audio nyo. Pero panghuling tanong na lang po siguro, meron pa po ba kayo ibang hanap na malalaking isda, ika nga, bagating sa illegal na pogo operation sa bansa? Meron pa, marami pa yan, Rafi, ano. So, continuous na monitoring lang kami and of course, coordination with other government agencies. Okay, maraming salamat po, PAOK Director Yusek Gilbert Cruz. 130 drum ng hininalang smuggled na diesel ang nakumpiska sa Batara sa Palawan. Habang sa Alicia Isabela naman nasunog ang isang tindahan ng home appliance. Ang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Nilamon ng apoy ang isang appliances store sa Alicia Isabela. Sa laki ng apoy, tumulong na ang mga bumbero mula sa iba pang bayan si Isabela. Nagtagal ang sunog ng 3 oras bago na ideklara ang fire out. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at ang kabuuang halaga ng pinsala. Sa Pagsanhan, Laguna, 3 ang sugatan matapos mapunta sa gilid ng kalsada ang sinasakyan nilang truck na may kargang sardinas. Tinamaan din nito ang isang kubo. Ayon sa mga otoridad, nawalan ng preno ang truck kaya inilihis ng driver ang truck papunta sa gilid ng kalsada. Tumangging magpadala sa ospital ang mga sugatan matapos malapatan ng paunang lunas. Nasabat ng mga otoridad sa dagat na sakop ng Bataraza, Palawan ang 130 drum ng diesel mula sa isang lansya. Ayon sa imbestigasyon, mahigit 1.5 million pesos ang halaga ng nakumpiskang diesel. Mula raw ito sa Malaysia at walang kaukulang dokumento. Mahaharap sa karampatang reklamo ang nahuling boat captain, assistant boat captain at siyampang tripulante. Wala silang pahayag. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umaalingaw-ngaw sa Lebanese capital na Beirut ang mga sirena kasunod ng airstrike ng Israeli forces. Kahit gabi, kitang-kita ang maitim na usok na mula sa pagpapasabog. 18 ang patay sa panibagong pag-atake, hindi naman bababa sa 72 ang sugatan. Muli namang iniutos ang paglikas ng mga residente sa katimugang bahagi ng Beirut. Samantala, nakalabas na po sa Florida sa Amerika ang Hurricane Milton, pero nag-iwan po ito ng matinding pinsala. Sa tindi po ng hangin at ulan, nag-collapse ang isang crane sa St. Petersburg. Tumama pa ito sa kalapit na gusali. Sinira din ng bagyo ang bubong ng isang multi-purpose stadium doon. Sa Four Tiers, gumuho ang bubong sa parking lot kung saan nakaparada ang sasakyan ng mga pulis. Sumiklab naman ang apoy sa Altamonte Springs nang matumba ang isang poste ng kuryente. Sa isang highway naman sa Seminole County, pansamantala nang hindi gumana ang ilang street lights dahil sa pagtama ng kidlat. Sa bubong naman, sa buong Florida rather, ay mahigit 3 milyong bahay at negosyo po ang nawala ng kuryente dahil sa Hurricane Milton. Ayon naman sa U.S. Homeland Security, hindi bababa sa 10 ang nasawi na posibleng dahil sa mga buhawi. Wala pang napapaulat na Pilipinong nasaktan sa pananalasa roon ng Hurricane Milton ayon sa Consul General ng Philippine Embassy in Washington, D.C. Handa naman daw silang magbigay ng tulong sakaling may humingi.
Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.